Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanunod kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ma-special ang pag-uusapan natin ngayon kasi napag-uusapan na po natin yung saging, pakwan, avocado, lemon at marami pang iba. Pag-uusapan po natin ngayon ay yung paborito ng maraming senior citizen o hindi lang, pati mga bata, paborito po ito, Guyabano. Soursop o kaya graviola. Okay. Ito po ay maaring mga, siguro mga ilang taon na nakaraan, naalala ko may mga local company na gumagawa ng mga guyabano juice, guyabano shake, at sinasabi maganda raw to laban sa cancer. At may mga pag-aaral po ba yan? Meron. So ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang health benefits ng guyabano, at ano ba mga sustansya na pwedeng ibigay na to sa atin. Okay? So wag na tayo magpatagal. Game na kagad! Ito po, yung soursop na tinatawag, yan po yung guyabano. At ano bang nutritional benefits niyan? Bukod sa marami po mga vitamins, minerals yan, meron niyang sapat na calories, meron niyang tubig o water content, protina, carbohydrates, at yung fat content po nito ay napakababa lang, so hindi nakakataas ang kolesterol to. At higit sa lahat, maganda po ito as a source of your dietary fiber. Madalas natin marinig kumain ng mga high fiber foods tulad ng mga prutas at gulay. At itong guyabano, pag kinain nyo to, mapapansin nyo maganda ang inyong pagdumi. Sa mga vitamins, mayaman po sa vitamin C. Yung B complex halos nandyan na, no? Yung 1, 3, 5, 9, 6, 2, no? At meron din tong mga ibang minerals tulad ng copper, potassium. Magandang source ng potassium, 278 milligrams ang isang serving size na 100 grams. Ang 100 grams ng guyabano, pag tinanggal nyo yung laman, halos mga isang cup ho yan, isang tasa. Okay, o isang mangkok, pwede. May magnesium na maganda to relax the muscles, so maaaring makatulong dito sa inyong pagtulog. Meron din tong iron content. So ang regular na pagkain nito, maaari makatulong sa mga anemic na tinatawag na iron deficiency anemia, at may phosphorus. So yan po yung mga tinatawag na nutritional value, no, or content ng pagkain ng isang 100 grams o isang cup of guyabano. Ngayon, ano ang mga health benefits? Iisa-isahin ko po, no? At itong mga babanggitin ko po ay mga may masasabing pag-aaral na to. Hindi po ito yung hausyaw na lecture tapos hindi nyo makita kung saan kinuha. Ito po may mga pag-aaral. At ang ginawa ko po ay sinummarize ko na lang po siya at iniisa-isa ko. So hindi na natin babasahin yung mga medical journal or studies dahil napakahirap intindihin yan kung tutuusin. So ito na po. Ang unang-unang health benefits ng pagkain ng guyabano ay mayaman po to sa antioxidants. Antioxidants po, yung salitang anti ay kontra dun sa tinatawag na chemical process na tinatawag na oxidation. Ang oxidation, yan po yung proseso ng kung kailan ang isang bakal ay nagkakaroon ng kalawang. Kung ang isang mansanas ay binuksan nyo, mapapansin nyo nagiging kulay brown pagkalipas lang ng ilang minuto. Yan po yung tinatawag na oxidation. Sa tao, yung oxidation niya na nagpapaputi ng buhok, nagbibigay ng kulubot na mga balat, yan na nagbibigay po ng chance na magkaroon tayo ng cancer cell. Yan yung oxidation process. So doon pa lang sa sinabi natin antioxidation o antioxidant, kinukontra mo itong masamang proseso na to. Diyan din nang galing po yung mga osteoporosis, osteoarthritis at marami pang iba. Oxidant, pag sinabi natin antioxidant, ito yung mga compounds na nag-neutralize ng mga harmful compounds o yung mga nakakasama sa ating katawan na tinatawag na free radicals. Ito ngayon yung nagda-damage ng ating mga cellula. Okay, so madaling intindihin, di ho ba? Anti, eh. Di kinontra mo yung oxidation process. Number two, nalaman na tumutulong to na mapatay ang mga cancer cells. Meron pong basihan yan, bakit?
nalaman na ang guyabano ay may taglay na isang compound na tinatawag na acetogenins. Acetogenins. Nakikita yan sa mga guyabano o tinatawag na graviola na tumutulong laban sa kanser. Itong mga pag-aaral na to, widely studied na po ito ha, as an alternative way of reducing the risk of having cancer. So kung habol pala natin, prevention, bakit hindi natin itry ito na isama sa ating mga kinakain? At hindi lang naman guyabano o mga prutas o maski mga gulay na may mga antioxidants property. So pwede natin isama ito dahil base na sa pag-aaral yan. Pangatlong health benefit ng pagkain ng guyabano ay ang panlaban nito sa bakterya. Parang may antibiotics effect. So ang guyabano ay nalaman na tumutulong pumatay ng multiple types of bacteria, including strains na nagkakos ng gingivitis o yung mga madalas dyan na may singaw-singaw sa gilagid, tooth decay o pagkabulok ng ngipin, at yeast infection. Nakadalasan naman nakikita sa mga humihina ang immune system. Ang yeast infection ay isang halimbawa din dyan, yung pag may AIDS. O kaya kung napansin nyo, ang dila nyo ay maraming parang nakabalot ng mga puti-puti. Parang kang uminom ng gatas na yung dila mo maraming puti. Pwede mga fungal infection, yeast infection, na senyalis po na humihina ang immune system ng isang tao. Ganon din po yung mga madalas magsingaw, kung maririnig nyo, yung mga may infection palagi sa mga gums. Pwedeng because of weak immune system. Then number 4, since pinag-usapan na natin yung weak immune system, ang number 4 na pwedeng gawin o makatulong sa atin ng guyabano ay maboost ang ating immunity. Guyabano is rich in vitamin C na nag-i-stimulate ng production ng white blood cell. Kung inyong maalala kamakailan, nag-lecture po ako tungkol sa immune booster o mga pwede niyong kainin na magpapatas ng inyong immune system. At isa doon ay nabanggit ko nga yung kahalagahan ng pagkain ng vitamin C. Mga pagkain mayaman sa vitamin C. Eh kung ayaw nyo ng mga pagkain ganyan, pwedeng uminom ng mga supplements na may taglay na vitamin C. Okay. Then, number 5, tumutulong para ma-improve ang inyong gastrointestinal health. Ano yung gastrointestinal health? Eh di ho ba nabanggit natin din sa isang lecture yung tungkol sa acute gastroenteritis na tumataas ang bilang sa Baguio City? Ito po, pwedeng isang alternative. Either yung dahon lang ng guyabano ay pwedeng pakuluan at yun ang gagawin na parang inumin. So ano nagagawa ng guyabano? Nalaman na effective din to na diuretics na pwedeng linisin ang inyong gastrointestinal tract o daanan ng inyong mga kinakain. Binabawasan at inaalis nito ang mga sobrang toxin o mga lason sa inyong katawan, yung mga sobrang alat sa inyong katawan na pwede maghantong sa pagtaas din ng inyong blood pressure. Ang guyabano may anti-inflammatory component na re-reduce din nito ang parasite sa inyong gut o yung tinatawag nating bituka. Ini-elevate o inaalis nito, binabawasan ang mga kirot o irritation ng inyong stomach at ng inyong colon, lalo na yung mga may hyperacidity. Mamaya ituturo ko sa inyo paano, no? Pwedeng kainin kasi yung mismong guyabano, pwede nyo naman kunin yung juice, pwede rin naman yung dahon ng guyabano, yung dahong pinatuyuan. Okay, mamaya ipapaliwanag natin yan. Number 6. So lima na yun. Number 6, tumutulong ma-stabilize ang inyong blood sugar. Ito maaring ang di nyo alam. Ang guyabano ay hindi mataas ang glycemic index na pwede natin kainin. Pero tulad ng lagi ko sinasabi, ano mang prutas na pag nasobrahan, maaari magpataas ng inyong blood sugar. So make sure hindi naman kayo kakain ng lampas doon sa 100 grams na aking itinuro kanina. Okay. Bakit na-stabilize na itong blood sugar? Ang guyabano, nalaman sa isang pag-aaral na ito ay beneficial sa mga diabetic. Lalo na kung sinabayan nyo ng proper diet and active lifestyle. So ibig sabihin, hindi laman aasa ka, nakakain ka lang ng guyabano, iintay mong bumaba ang inyong blood sugar na wala ka namang diet na iba o exercise. So dapat isasabay nyo po yan. Number 7, may analgesic property. Ano ibig sabihin? Analgesic properties. Pag sinabing analgesic, inaalis nito yung mga sakit. So parang pain, natural pain reliever.
merong effect na parang sedative at anti-inflammatory ang guyabano, na ideal po ito sa lahat ng uri ng pananakit ng kalamnan, mapasalabas o sa loob ng inyong katawan. Ayan, I'm sure maraming nakikinig ngayon na masakit madalas ang kalamnan, pwede rin po ito. Ang guyabano ay great source of fiber na mabilis niyang naibababa ang inyong blood sugar. Ibig sabihin, pag kayo po'y diabetic, pinapakain ng high fiber, nakakatulong din yan para bumaba ang inyong blood sugar. At malaless din ang pag-absorb nito. So, it decreases how quickly your sugar is absorbed by your body or by your bloodstream. This can help to regulate your blood sugar levels in the blood. Nakokontrol ang diabetes sa mga taong na-diagnose na may diabetes. So, yung mga nanonood sa atin diabetic, kung tatanungin ako, pwede ba akong kumain o uminom ng guyabano? Pwede. Pero ang pinag-uusapan natin, hindi po yung mga nabibiling powder na may kasamang asukal na tinimpla na matamis. No, hindi po yun. We're talking about natural, fresh guyabano. Okay? Number 8, sa mga medyo lumalabong mata, nakakatulong din ito para sa inyong eye health o sa inyong paningin. Guyabano contains lutein, kilalang kilala yan, di ba? Pampalinaw ng mata. At bukod doon, meron to, ito ay isang antioxidant na mahalaga po sa ating paningin. It reduce or decrease yung development ng mga illnesses na may kinalaman sa nagkakaedad tulad ng katarata at macular degeneration. Ba, ang dami nyo na natutunan ah. Number 9, in-improve pa nito yung taong may sobrang balisa o stress o anxiety na tinatawag. Try nyo nga, kung kayo po'y balisa o na-stress eh, bakit hindi ka kumain ng konting guyabano? Tingnan nyo lang kung ano effect. Medyo mapapansin nyo, mas kalmado kayo. Ang guyabano po ay meron pong nalaman na may taglay sa dahon na tinatawag na anonine saka asimilobin. Oh, hirap ng pangalan, no? Huwag nyo nang i-memorize yan. Pero yan po mga sangkap na yan, nalaman may soothing property o pampakalma ng inyong central nervous system. Aba, I'm sure marami sa inyong mga stress out yan, di ba? Ito mga binanggit ko mga compounds, nag-i-interact sa tinatawag na serotonin. At ang serotonin ay isang neurotransmitter na may kinalaman sa ating mood. Ini-improve nito ang mood, nababawasan ngayon yung stress at anxiety ng isang tao. Yan. And number 10, alam nyo ba na ang guyabano ay pwede makatulong mag-regulate ng inyong blood pressure? Yes. Kaya mga mataas ang blood pressure. Bakit na naman? Ang guyabano may taglay na potassium. Ang potassium sa tamang bilang sa inyong katawan, nakakatulong yan para ang inyong blood pressure ay ma-regulate. Tumutulong ang potassium na maalis ang sobrang sodium. Parang binabalance nito eh. Linalabas niya yung sobrang sodium sa inyong pag-ihi. Ang potassium ay importante po sa blood pressure management. Kaya pag mababa yan, masama. Masama din naman po mataas. Ang pagkain ng guyabano ay ma-maintain ang inyong potassium sa tamang level kung ito'y kinain yun sa tamang dami. Recent studies showed na yung guyabano ay mayaman din sa tinatawag na acetogenins. So ito po mga na-identify na mga sangkap, no, ng guyabano. Yung acetogenins po are group of metabolic compounds that have a cytotoxic effect that targets cancerous cell. So ibig sabihin, yung panlaban sa cancer ninyo ay mataas kung kumakain kayo ng guyabano. Ngayon, sa lahat ng prutas, masama rin ng sobra. Masama din kung may ibang tao na, kumbaga, bakit kumain ako ng guyabano? Meron ako ibang naramdaman. Kasi meron din mga tinatawag na contraindication. Pag sinabing contraindication, kayo po yung mga tao na hindi pwedeng kumain ng guyabano or siguro limitahan lang talaga. Huwag masyadong marami. So, sino yung mga tao hindi pwede o ano yung contraindication? Ang guyabano ay hindi advisable. O kaya masasabi natin na limitahan lang kung kayo po'y buntis, kung kayo po'y nagpapa-breastfeeding, tanungin nyo muna ang inyong doktor kung okay lang sa inyo. O kaya kung may naramdaman kayo na hindi maganda, please consult your doctor. So please, yung mga babaeng buntis at nagpapa-breastfeeding.
Ang guyabano rin ay hindi rin advisable na kainin ng marami o even konti, depende no, sa pasyente. Kung kayo po ay may Parkinson's disease o kaya napakababa ng inyong blood pressure. So please keep in mind, ha, avoid natin kasi yung mga posibleng hindi ka nais-nais na mga epekto no, kung kayo po ay may mga ganyang problema. Bukod dun sa sinabi ko, ang mga tao naman na umiinom ng gamot sa depression, mga tao may alta presyon at diabetes na hindi kontrolado, make sure to talk muna sa inyong doctor regarding taking or eating mga supplement o yung mismong prutas ng guyabano bago nyo kainin. Dahil pwede mag-interfere ang guyabano sa ibang mga gamot na iniinom nyo para sa mga sakit na nabanggit. So what are the possible side effects naman? Some toxic effects nangyayari kung kayo po ay posibleng magkaroon ng kidney damage. Okay, pakinggan nyo to, ha, importante to, ha. Pwede kayo magkaroon ng toxic effects sa pagkain ng guyabano. Pwedeng epekto na to ay magkaroon ng kidney damage or even death. Ha? Death! Kung ito po'y kinain nyo sa napaka-high dose, lalo na yung dahon. Pag ito'y pinakuluan nyo, ginawa nyo masyadong concentrated, pwede hong magkaroon ng problema sa kidney. Kaya hindi nga pwedeng sobra. Pero doon sa pag-aaral na ginawa, sino naman taong gagawa nito? Doon sa ginawang pag-aaral, nalaman ito, nangyayari lang kung iinom ka ng 70 cups a day. Eh, sino pa naman sa atin? Inom ka ba ng 70 cups ng guyabano, ati? Hindi naman siguro, di ba? Pero at least alam nyo lang na pag nasobrahan, pwede magkaroon ng gantong problema. So ang tanong, Doc, pipitas na ba ako ng guyabano sa kapitbahay ko? Teka, ito pong gagawin natin. Pwedeng guyabano na kinakain, pwede yung dahon, di ba? Sinabi ko yung dahon, pwedeng tuyo. So ganito po yung formula muna kung dahon. So kung may tuyong dahon ka ng guyabano, at least mga 5-10 piraso sa 1 litrong tubig. Pakuluan nyo po at yan po, eh, siyempre depende kung malilit yung dahon o malalaki. But on an average, 5 to 10 na dried guyabano leaves lang, pwede na po yan. So pakuluan nyo ng pakuluan, mga at least 5 to 10 minutes. Then, strain nyo, tanggalin nyo po yung mga dahon-dahon. Palamigin nyo muna. Huwag nyo naman inumin na sobrang init, no? Then, inumin nyo po yan. Gaano karami? 1 to 2 cups lang ang advice para sa general health. Yung tipong gusto mo lang maging healthy, 1 to 2 cups of guyabano tea. Pwede na po yun per day. Ngayon, nalaman sa 1 cup of guyabano tea on an empty stomach, maganda rin ang effect kung inumin to on an empty stomach. So pwede naman kung meron kayong gustong ayusin sa inyong katawan sa mga nabanggit ko, pwede nga up to 3 cups a day. So isa sa umaga bago mag-almusal, isa sa tanghali bago magtanghalian, at isa sa hapunan bago maghapunan. Pwede nyo gawin everyday yan. Kung meron kayong mga nasabi ko mga sakit, like nabanggit ko cancer, nabanggit ko kanina yung mga iba pang mahinang immunity, so pwede nyo gawin yan. Ngayon, kung yung guyabano mismo, tama na po yung pag inalis mo yung mga buto, yung mismong laman lang, 1 cup lang nun, pwede na po yun. Everyday, pwede po yun. So, pero consult your sugar, your doctor regarding your sugar content, monitor nyo rin. Baka naman pwedeng kalahating cup lang, depende sa magiging resulta ng inyong blood sugar. Okay po ba tayo dyan? So thumbs up naman dyan at huwag kalimutan mag-iHeartGSK dyan po sa ibaba sa may comment section. Abay, may nagpuntang senior sa akin, Doc, hindi ko alam paano ginagawa yung thumbs up tsaka yung iHeartGSK. Eh, tanungin nyo po yung apo nyo o kaya anak nyo. Kasi kung sa TV nyo po papanoodin to, eh wala sigurong ganon. Dapat sa cellphone o kaya sa laptop. Okay? At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. O saan naman pipindutin yung subscribe? Nandyan din po yan. Paturo lang po kayo. At huwag nyo kalimutan, click the notification bell para updated po kayo. Okay? Invite friends to join us here at Gabay sa Kalusugan para lahat tayo ay may yamang kaalaman. O ba? Ang ganda, no? Yamang kaalaman dito lang sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Sino pa? Di siyempre, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!